syempre, dahil wala akong jowa, no, nagkaroon ako ng jowa. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa kami ngayon ng vision board. So kung makikita nyo, here is my vision board 8 years ago. So 7 years or 8 years ago. And halos lahat ng nandito sa vision board ko ay natupad. And I also have here the gratitude journal. Nung nag-attend ako ng training kay Jen Calum. So, andito yung lahat ng mga bagay na I'm grateful for. So, makikita nyo dito, this is 2013 pa. And also, I have here yung mga trainings ko before. 2013 pa. Ayan. So, isi-share ko sa mga staff kung paano gumawa ng vision board. And samahan nyo ako sa training na gagawin ko and sa mga gagawin namin na activity. 7 years, 8 years ago, gumawa ako ng vision board. And eto na siya ngayon, hinanap ko siya. Ayan, pinunasan ko pa. So, eto na. Yeah. So, makikita nyo, lumang-luma na talaga siya. Pero, kung saan man ako pumunta, lagi ko siya madala. So, kunyari, kasi, nung ginawa ko to, nasa Manila ako, nag-work ako. Ngayon, lumipat kami sa Batangas, dala ko pa rin siya. And, lumipat ako sa Laguna, dala ko pa rin. Lumipat kami ng bahay. Basta kung saan ko siya, kung saan ako nandun, dala-dala ko siya. Okay? So, nung gumawa ako nito, wala lahat ng nandito. Okay, actually, kami ni Sir MC, marami kami training na inatenan. And, doon namin natutunan na kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari. And yun, share ko nga sa inyo ngayon yung kung paano gumawa ng vision board. Bakit hindi ako nasa video? Ano nga? Vision nga. Sa vision nga eh. So, syempre, dahil wala akong jowa noon, nagkaroon ako ng jowa. And si Sir MC na yun. Kasi, dali mo noon, gusto ko siya na. Syempre, pag nangangarap kayo, be specific. Huwag na yung may asawa or what, basta yung malinis. Mga ganon. Huwag kayo mangarap na okay lang, maanakan lang ako, yung mga ganon. Okay lang, kahit may anak lang ako, basta, ano kasama, hindi pwedeng ganun. Okay lang, basta, be specific, ingat kayo sa mga sinasabi nyo araw-araw, kasi, kayo ang nagsasalita nun eh, galing yun sa sarili nyo. So, ako, nung ginawa ko to, ayan, so, una kong pangarap, syempre, ilan to na ba? 27 years old. So, syempre, kapag nagjowa ako, kailangan ko muna kilalaan eh. And, siguro mga 2 weeks. 2 weeks na kilala ko Sir MC. Actually, ako nag-first move. Pagi mo siya! Nag-usita niya ako ng motibo. Nag-igaw yan eh. Uy, hindi naman ako nag-igaw. And then, syempre, gusto kong maikasal. Ayan, hindi man natupad yung dream wedding ko kasi nung time na nagpakasal kami ni Sir MC, wala kaming pera. Pero natupad pa rin naman na ikasal ako. Pero nangangarap pa rin ako ng wedding na... May second wedding yan, ma. Oo, we're planning sa 10 years. Yun? Ayan yung dream wedding ko kasi, bitch. Kaya lang, nung nagpakasal kami ni Sir MC, wala kaming pera. So, mabaga kung hihintay ko yung dream wedding ko, wala nga kaming pera. Matatagalan. So, yun. Pero naging successful naman. Kasi sa hotel pa rin naman. Tapos, hindi lang natupad yung gusto ko. May abay. Tapos naka-bonggang-gang. Ganyan. Wala ba? Hindi pa natutupad yung ano ko. Then, gusto ko magkakotse. Then, bahay. Yan. And take note, nung ginawa ko to, wala akong pera. No? So, it means... gusto kong makita nyo na kung ano man yung situation nyo ngayon, hindi lifetime na ganyan kayo. Okay?
hindi ko masabi kung hanggang kailan kayo sa company namin, pero I want to be part of your life. Na na-share ko sa inyo, na-share namin ni Sir NC, yung experiences namin. Kasi, nung natuwad ako ng The Secret, based dun sa video na yun, sabi nung nandun, is binuklat nila yung bodega. Nakita nila, after 5 years, andun na sila nakatira sa dream house nila. Nung ginawa ko daw, ganun lang din yung iniisip ko. And which is ngayon, I'm living on my dreams. Na actually, maraming struggles sa mga years na dumaan. Pero, huwag kayong mihinto. Okay? So, ayan. Then, gusto kong magkaroon ng condo, ayan, ng property. Ito yun yung sinasabi ko sa CJ na gusto kong magka-property sa Tagaytay. Actually, meron na. Kamabili na natin. Itatuan na namin talaga yun sa RMC. Kabili lang natin doon. And, wala pa. Wala, lupa pa lang. Pero we're planning a transient house doon. So, investment. Parang masarap mag-baksyon doon na. So, yan. And, kasi ano talaga, yung maganda talaga sa Tagaytay. Then, ayan. Makikita niyo yung bahay na to, parang gentong-gento yung bahay ko. Pero actually, hindi ito yung... Bahay na to. Hindi. I mean, parang ganito siya ngayon. Pero hindi ko siya naalala. I mean, may parang ganito. Meant to be, ma'am. Kasi ang dami namin tinignan na bahay. Kaya lang, yung bahay na hindi na pupunta sa amin. Laging, parang maraming documents na kailangan. Ganun. So, yan, sabi ko nga, gusto kong gumanda, yan. Yung naman eh. I mean, parang si Divine. Nung bata ako, makikita niyo yung pictures ko, sobrang itim ko. Ayan. Tapos, pero, imagine nyo, hindi sino mag-aakala na may-ari ako ngayon ng brand na magpaganda. Tama? Wala siya sa pangarap ko na maging brand owner. Pero mas, yung blessing ni Lord, binigay pa lalo sa akin, mas more pa. Na ano nyo, hindi ko kasi pinangarap na maging brand owner eh. Gusto ko lang ma-improve yung sarili ko. Okay? And wala sa inagaw ko na magiging brand owner ako. Kumbaga, dumaan lang talaga siya, opportunity. And yung sinasabi ko, opportunity knocks once. So, huwag yung palalabasin. No, Maya na. Okay. So, ayan, bukod dyan, 2013, nag-training kami ni Sir MC. Ayan, tumaduma. Okay? So, marami kami napag-aralan na. Actually, itong training na to, nagbayad pa kami ng 25,000. Para lang ituro ito, kasi ito ang sekreto ng mga successful person. So, ano? Okay. So, sabi nga, pinahanap ang mahirap, hindi mo kasalanan. Pinabatay kang mahirap, kasalanan kita. Okay? Kasi dito sa training namin, nakalagay dito, design your life. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Yung may sabi, nakikita ako mga nagkakaproblema sila. Sino ba ang gumawa ng desisyon? Diba? Tayo ang gumagawa ng desisyon. Although may nagsasuggest, ganito gawin mo, sino may katawan? No, sinong nag-u-joke, hindi mo sisisi sa kanya yung hindi mo walang isisi sa ibang tao kung ano yung buhay mo ngayon. Ikaw ang gumawa niyan, okay? Ikaw ang nag-design niyan. So, number one dito, have a vision. So, yun yung gagawin natin, yung vision board. Okay, hindi ko na i-elaborate ito. Dito, 2013, sinulat ko dito na... Gusto kong maging top earners, which is ito nga, nandito din. Kasi nasa networking company ako nun eh, wala akong choice. Kumbaga, kung anong larangan kayo nandun, dun yung galingan. Okay? Then, darating yung time na may opportunity darating sa inyo. So, ganun mga awarding, at tulad ngayon, mag-award tayo sa Mrs. International sa Epic Games. Mrs. Mrs. Universe. Tapos sa gintong parangan, top earners. Hindi ako top niyan. Actually, minsan nagsusuot lang ako nung di may mga top earners sa company. Sa mga networking. Kukuha
kain ko yung sample ng ano nila, mga toffee and yung mga... Susuot ko yun. So, para picture ako, tayo na ba congrats? Congrats! Wow, ang galing mo naman. Pero hindi pa yun ako. Ine-claim ko lang, okay? Then, dito nakalagay, gusto kong magkumita ng 50 to 70,000 per month, 2013. Tapos, kasi na-promote ako sa IBM, kumita ako ng 40,000, 50,000, ganon. Kasi hanggat nandito kayo sa company natin, na MacJoy or Evidence, galingan nyo na. Pero dati, alam nyo ba na-experience namin ni Sir MC, 1,000 na lang ang pera ko. Ayaw pa akong pagkatiwalaan ng kapatid ko. Tumira sa bahay, yung MacJoy, office natin. Okay naman na kami ng kapatid ko, kaya nung hindi ko makakalimutan na 1,000 pesos na lang yung pera ko, kinukuha pa. So, ano nga, budget ko doon sa bahay. Nung time na yon, doon ako talaga, na hindi na pwedeng mawalan ako ng pera. Kasi, tatalikuran ka ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, lahat ng tao, sino lang makakasama mo, si Lord. Then, syempre, yung kasawa mo. Huwag nyo tingnan kung ano ko ngayon. Tingnan nyo kung ano yung pwedeng maging future nyo. And ako, isa ng kaming daan ni Sir MC para mahulat kayo. And, ayan, nakalagay dito. Mas effective yung drawing, actually. Dinarawing ko pa, gusto ko magkaroon ng kotse, yung Daisonata, House Camella Homes. Actually, nabili ko talaga din yung Camella Homes sa Batangas. May property din kami sa Batangas, Sir MC. Okay, Camella Homes. Nung sinulat ko to, wala to. Yung real estate sa ito natutupad. And ang wala ko lang dito, yun nga, yung ginawal namin is yung apartments naman. Now, I have this notebook, gratitude journal. This is 2013. Araw-araw akong nagsusulat ng mga bagay na bakit ako naging grateful. So kahit marami akong problema, lahat ng blessings araw-araw, sinusulat ko. Dito, thank you Lord for El Montero, I was able to fully pay the bill. Di ba? So, nag-goal ako nung isasakyan ako na nabayaran ko na. Kailangan mo i-claim na nangyayari na sa buhay mo kahit hindi pa. So, how to create a vision board? Ano nga ba ang vision board? So, vision board is the visual representation of your dream. Okay? Of your ideal dream life. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, nung gumawa ako nito, wala lahat yan. Ano ba ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Okay? Yun ang vision board. Number two. And once na gumawa kayo ng vision board, is alam niyo yung feeling na mas lalo kayong mabumuti? Tama? Kasi lahat ng tao ay may problema. Kami may problema araw-araw. Sa operations natin, may problema. Sa family, may problem. Pero, once na may vision board ka, doon ka mamamotivate and inspired to work hard. Okay? At magpatuloy sa buhay. I believe kasi sa word na karma, there's a good and bad karma. Kung ano yung iginawa mo sa kapaligiran or sa tao na nakapaligid sa'yo, may balik yun sa'yo. Kung may ginawa kang mabuti, may balik yun sa'yo maganda. Pag may ginawa kang masama, may balik yun sa'yo masama. So, dito sa ano natin, mas magiging positive thinker talaga kayo. Okay? Once you're a positive thinker, positive ang mangyayari sa buhay. Okay. Then, ano yung ilalagay nyo sa vision board? Pictures, photographs, goals, and dreams na gusto nyo. Yeah, sample. Ang tanong, kailan ba siya mangyayari? Tama? Kailan? How long it is gonna take and when? So, what happens in your life happens in your own perfect time. Something that you wanna manifest. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari siya bukas, pwedeng mangyari siya next week, depende sa inyo. Okay? Pero yun nga, just trust the journey. Ang pinaka-importante sa buhay natin is yung mindset. Okay? Once you have that mindset,
may maganda kayong mindset sa buhay nyo, maganda ang mangyayari sa inyo. Then, binalikan ko ulit ko. Sabi ko, paano matuto? Parang totoo. Walang-wala na ako. And, dun sa time na yun, walang-wala na ako. Di ba, graduate ako ng college. Nagkaroon ako ng, ano, yung parang na-depressed, na self-pity ba? Na, paano makakabalik? Hindi na ako makakabalik sa work. So, ano na lang, ginawa ko yung best ko sa pagtatrabaho namin araw-araw. Dahil kami, nagtatrabaho kami ng time. Hanggang sa unti-unti. Ayun, nangyari na bless. Okay. And, ayan. So, steps in making vision board. So, number one, be positive. Kailangan positive kayo pag gumawa kayo ng vision board. So, don't, syempre, inisip nyo, gusto nyo to, ganyan. Gusto nyo yung mga bagay na ilalagay nyo dyan. Pero iniisip nyo yung current situation nyo. Huwag nyo isipin kung ano yung panahon kayo. You will feel better and kailangan maging grateful kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, lagi, meron ako nito. Actually, dun sa morning routine ko yung, di ba? Meron pa rin ako. Na, yung I have the journal pa rin. Although hindi ko nagagawa araw-araw, pero meron pa rin ako. Pag gumawa kayo niyan, kailangan clear ano yung gusto nyong mangyari. At least 5 things na gusto nyong mangyari sa buhay nyo. And make sure it is in present tense. Ano ibig sabihin ng present tense? Nangyayari na ngayon. Kahit wala kayong pera sa bulsa. So, di ba, nakalagay dito, present tense. Hindi pa ako bayad sa Montero. Bayad na. Hindi pa nagbabayad sa Amelia. Bayad na. Di ba? Pero ngayon, di ba, bayad na. Fully paid na. Okay. So, ang ano lang is kailangan yung maniwala. Huwag kayong magkaroon ng doubt, hindi itong mayayari. Pag pinasok niya, hindi yan mangyayari sa sarili niyo, hindi talaga yan mangyayari. So, like for example, I am thankful I already bought my own motorcycle. Kahit wala pa kayong pambili motorcycle, sabihin niyo, nag-iigun. Okay? Bakit ako malakas ang loob ko na mag-training ko? Kasi gusto ko lagi nangyari sa akin. Kasi nung una, hindi ko matraining siya kasi hindi nangyayari sa akin. Pero nung ano, nagising ako sa araw, why not i-share ko sa mga staff? Kasi kayo naman yung kasabi ko nga, kayo ang kasama ko araw-araw. So, kahit gusto ko, ma-motivate kayo. So, yun nga, it will help you believe that you are capable of achieving those things. What do you mean of the limiting beliefs? So, iwasan yung mag-isip ng negative sa utak mo na kumano naman nung sasakyan, magkano yun, ang sahod ko lang ganito. Iwasan niyo yun. Pag sinabi mong hindi mo kayang makabili, actually ngayon tinataasan ko na yung pangarap ko. Dati gusto ko kotse lang. Ngayon sabi, parang gusto ko ng ano, sports car. Ayun! Masal ka. Actually si Sir MC, itong lalawag din. Taas talaga ng pangarap ko. Nahawa lang talaga ako sa kanya. Kasi nililimit ako ngayon sa sarili ko. Sabi, lagi niya sinasabi, huwag mo limit, ha? Kung gusto mo ng ganyan, yun yung pangarapin mo. Darating ko naman ng time na makukuha mo yan. Mas mataas ang pangarap niya. Kaya nga, kung na, tayo may evidence, siya ang nangarap doon. Wow! Kasi, gusto niya talaga magkaroon ng sariling company, lagi niyang sinasabi. Kasi minsan, ano, ang dami niyang gusto, pero parang magulo. Kailangan clear. Clear sa utak niyo yung gusto. Kailangan hindi labo-labo. Okay? You will allow the universe and God to bring your goals in your life. So, yan. So, kung ano yung iniisip niyo, ano yung ina-attract niyo, ibibigay yun sa inyo. In perfect time. Wag-wag-wagihin tong mangarap. Matutupad lahat na nasa vision board. And I will be so happy kapag kayo ay may natupad sa vision board. Mababalik kami siya. Kaya ano, ha-trick niyo ako. Baka matanda na ako noon, joke. Kaya, ang goal talaga namin ngayon, meron na ako niya, magtayo ako ng... Sana mo, magtayo kami ng business, pwede tayo naman ng ano, kayo may ate. Diba? Si Ma'am Brad, panalo. Sabi ko nga kay Divine, Ma'am Divine, tayo ka ng brand. Ikaw ang CEO. Yo! Ako na bahala sa finance, ano, tulungan kita, ganyan. Yan, no? Ma'am Divine, baka naman. Ang BA mo ako. Sir, ikaw, sige, ilan mo ka ba? Pasok, pinag-assign na din yung Ma'am Grace, meron din ako niyan.
So, umating kami ng isang training. Pinatay na namin ito. So, pinagwali kami ng vision board. So, una kong na-achieve doon na doon sa ginawa ko na yun. Iniyakan ko talaga yon kasi ito yung ano, hinanap-hanap ko nga, nagtanap ko. Kahit tabi namin. Ito yung una kong car na-achieve sa training. Ayun yung Honda, binenta ko na yan. Ayun yung Honda, binenta ko yan, pinanta ko ng Montero ko. Sa inyong, kauna na akong kung sasakyan na na-motivate lalo sa sarili ko. So, share ko lang ng Honda yung background ko. Isa lang din akong hindi nakatapos. So, first year high school lang po. So, hindi ko naman po inaano kung may mga tinapos kayo. So, ito, sinishare ko lang sa inyo is, hindi ito ano, labanan na kung anong natapos mo. Labanan to ng kung ano yung narating mo, kung ano yung pagsubok na dumating sa buhay mo. Ako po ay, bago ako naging, eto, sa kinakatayuan namin ngayon, ni Ma'am Joyce, no, is nag-tricycle driver ako, nag-cargador ako, nag-gabas ako ng palay dito sa Kabuyaw, yan, mga tila, gulot. So yan, ayan yung experience ko. So hindi ko makakalimutan yan. So yan yung mga naging experience ko. So yun yung experience ko na nagpatatag sa akin. So kaya naman ako pag-aralan ng magulang ko. So ako lang yung tao, tipo, na gusto ko nang tumulong sa mga pamilya ko talaga. Kaya akong baralin ng magulang ko, ako talaga tangan talaga akong ganan. So unang-una kong ayaw na subject is math. So yun yung ayaw kong atingan talaga math. So yun pala, darating pala yung time na ito pala yung pupunta ko math. Kasi isa lagi ko sinasabi sa inyo, kay Sir CJ na ang number kasi hindi yung dadayan. Lagi niyong tatandaan, huwag siyang i-negative yung sarili niyo. Pag ni-negative yung sarili niyo, lahat ng ginawa niya ay mawawash out there. Pag negative dyan, umiyak yun na umiyak sa akin. Ako kasi yung ano eh, ayoko yung wala na nga tayo. Ito yan eh. Sino yung nakaranas dito kumakain sa lansangan? Sa bawla kang ulam. Nakaranas kayo? Sa baw lang. Toyo. Toyo. Kamote. Toyo, sir. Kamote. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Gabihan. Okay. So yan. So yan, lahat ng yan is yun lagi yung iniisip ko. Yun lagi yung pinapasok sa isipan ko na ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay. So yung sinabi ni Ma'am Joy sa inyo, kung mamamatay tayong mahirap, kasalanan na natin. Ito lang kasimple. Lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Ano ko yan? Si Lord, subok ko na. Bakit? Lagi ako nananalangin, yun pala, nakabox na, kukunin na lang natin. Hindi lahat ng oras ng bagay is lagi mo makukuha yung achieve mo. Hindi ko. Kaya kung nabuha namin yung dream namin, is lagi namin pinapositive yung sarili namin. Yung lagi yung sinasabi ko sa inyo, positive yung sarili nyo. Kasi darating ang time, yun nga yung sinasabi namin ni Ma'am Joyce, malay nyo, isa sa inyo, maging CEO na isang kumpanya. Yeah. Kaya yung ano, yung dream board nyo na yan is... After several years, okay na. Masaya ako sa inyo, pag nakamit nyo yan, masaya ako sa inyo.
So, ayan, kaway-kaway kayo. So, today is the start of their new beginning of their life kasi ngayon, nalaman na nila kung ano yung mga gusto nila sa buhay nila. So, yun lang. And ano ba masasabi nating lahat? We are the Aligon! Sa